Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon. Iatid po yung ating resident meteorologist na si Mang Tani. Good morning po, Mang Tani. I am ready. GMA Weather. Serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Ingan, at good morning mga kapuso. Magiging maaliwalas pa rin po sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. At base sa datos ng The Weather Company ay mahihina at pulupunong pag-ulan lamang yung maaaring maranasan dyan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maliban na lamang po dyan sa may Batanes, Kalayan at Babuyan Group of Islands sa kung saan magkakaroon po ng mga pag-ulan. Ang mga taga Mindanao naman, posibleng makaranas ng hanggang katamtamang pag-ulan at yan ay dulot ng thunderstorm yung nakikita nyo mga kulay dilaw na yon. At dito sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng pag-ulan maghapon yan hanggang gabi. Pero mga kapuso, yung ating init factor, unti-unti na namang tumataas, posibleng umabot ng 37 degrees Celsius. Mantani, hanggang kailan po inaasahan? Palagi natin tinatanong. Hanggang kailan po natin inaasahan ng ganitong panahon? Yes, Igan, dahil wala kasing anumang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, kaya inaasahan. Ito yung makikita natin, ito yung area of responsibility. Wala po yung low pressure area na nasa loob, kaya inaasahan natin magtatagal yung maaliwalas sa panahon sa mga susunod na araw. Southwest monsoon, yung hangin na bagat yung nakaka-apektong weather system dito sa ating bansa, lalong-lalo na dyan sa medulong hilagang Luzon. Pero merong isang low pressure area, Iga, na binabantayan, pero ito yung Japan Meteorological Agency. Makikita niyo yung sirkulasyon na yan. Nasa labas pa naman po yan ng Philippine Area of Responsibility. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, manatiling nakatutok sa unang hirit para sa iba pang weather update.